Ang kapuso po nating si Sandra Aguinaldo ay nasa loob mismo ng korte ng Sandigan Bayan 5th Division kung saan nga nagkaroon ng pagdinig tungkol sa hiling na makapagpiansa mga akusado sa pork barrel scam na sina Senador Jinggoy Estrada at Janet Lim Napoles. Sandra, anong latest dyan? Yes, Kara, ngayon ay katatapos lang nitong pagdinig dahil nga ang sinabi ng korte ay para mag-usap-usap na lamang, no, yung prosecution at depensa kaugnay doon sa pag-identify, no, ng mga documents na ipinipresenta nitong witness na iniharap ngayong araw na ito. Ang pangalan po ng testigo ay si Attorney Vic Escalante. Siya ay graft investigator ng ombudsman. Siya ay field investigation officer at siya yung nag-imbestiga dito sa 2007 to 2009 PDAF case ni Sen. Jinggoy Estrada. At siya nga ay nag-evaluate ng mga dokumento mula sa Commission on Audit. Ngayon, noong kanya nang inilatag, no, yung mga documents na kanyang mga sinuri, ay kinwestiyon ng defense kung bakit daw hearsay itong sinasaang ang pinipresenta na witness nitong prosecution ay hearsay ang sinasabi dahil wala naman siyang personal knowledge o anuman yung questionable yung ginawa o ano nitong si Senator Estrada at tila daw yung mga ebidensya na gustong ilatag ngayon ng prosecution team ay parang nagtatouch na doon sa merito ng kaso o merit of the case at pagkatapos ng questionin yan ng defense ay at nag-argue na hindi naman sila dapat diktahan kung paano nila ilalatag, no, yung kanilang ebidensya at testigo kaugnay para naman tutulan itong pagpapiansa ni Senador Estrada. Kaya nag-rule na lamang ang korte at sinabi na hahayaan nilang mag-testify itong si Attorney Escalante at bahala na raw ang korte na mag-determine kung tatanggapin nila yung mga sinabi nito at evidence ang pinresenta nito. At yun ang naging dahilan kaya sinabi rin ng korte na para daw mas mabilis sa susunod na pagdinig next week ay maupo ngayon na mismo, ngayong mga oras na ito, pinauupo na yung prosecution at defensa doon sa loob ng library ng Sandigan Bayan para sila na daw ay mag-stipulate na doon sa mga ipipresentang dokumento. At gayon din ay pinalalatag na sa prosecution team kung sino yung mga witnesses na ipipresenta nila kaugnay nga dito sa kahilingan ni Estrada na makapagpiansa. So ngayong araw, binigyan ng pagkakataon na mag-provide ng listahan itong prosecution team para naman daw malaman din ang depensa kung ano yung kanipo o kung sino yung mga iaharap nilang witnesses. So yan kara yung nangyari ngayong araw nito kaya napabilis, no, yung pagtatapos nitong hearing pero next week daw inaasahan na mas mabilis na at gayon din ay parang hindi naman daw ito nagpapatagal din sa trial ni Senator Estrada dahil ayon sa kanila ay gusto nga itong po ano man ang pag-agrihan dito sa bail hearing ay pwedeng gamitin na sa trial proper. Sara? So Sandra, wala pang desisyon ng korte kung pagbibigyan nila itong hiling ni Senador Estrada na siya ay makapagpiansa? Yes, Kara, para ang gusto nila talagang mag-agree na lang kasi kesa nagtatalo dito sa hukuman, eh sabi nila maupo na kayo at ang ginawa pa Kara para daw mas mabilis ay pinaupo na rin yung clerk of court, no? Mm-hmm. Para kung ano man daw yung mapag-usapan na doon, eh kumbaga yun na talaga yung formal process at kikilalanin niya ng hukuman kapag dumating na sa pre-trial at sa trial process. At kailan Kara daw magpapatuloy ulit itong bail hearing ni Senator Estrada? Next week, no, iaasahang babalik sila dito at inutusan na rin itong si Attorney Escalante na bumalik kaugnay pa rin sa pagpapatuloy ng kanyang testimonya, Kara. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo, nag-uulat mula sa Sandigan Bayan.